Ayun guys, sa meron ng lumabas ngayon. Yung first parity natin, ito ay artificial insemination din. Galing kay Boss Richmond ng Maria Aurora, si Cheng Bor Artificial Insemination. So makikita na natin yung resulta ng similya galing sa kanila. So ayan, eto yung isa, at maganda, malusog. And then ito, nagsisimula pa lang, unang labas. So ayan, at medyo malakas naman yung unang labas. So lalaki yung unang labas. So ayan, ayan lang muna natin dyan. At malakas naman, no need na punasan pa natin. So para sa ganun ay matuto ka agad yung ating biik na dumede, at saka itong ating inahin, ay para malaman niya na meron siyang anak. So maamoy niya yung dugo, at maamoy niya yung itong mga fluid na galing dito sa kanyang mga baby. So ayan. So yun yung practice ko dito guys. Hindi katulad ng iba na hinihiwalay ka agad tapos pinapatuyuan. So pagka ibinalik mo ngayon, ang akala ng unahin ay hindi niya anak, kaya ang tendency ay kanyang kakagatin. So kaya ito yung practice ko dito. Sa lahat naman tayo, merong kanya-kanyang practice sa kanyang farm. So, ito lang yung nakasanayan ko. Pagka malakas, ay hinahayaan ko lang muna dyan. Pero kapag ka medyo mahina naman at kailangan niya ng tulong na punasan yung kanyang nguso, para yung ilong, para makahinga siya. So that's the time na natulungan natin yung bee. So ayan, at meron pa rin dito, ayan o. So, meron din doon. Apat na yung mga anak dito, and then meron pang susunod na isa, dalawa, tatlo, may tatlo pang buntis na baboy. So ayan, paobserbahan lang natin. So oras na yun ay 5:45 na ng hapon. Mabilis lang matapos ko, at maya maya tuturukan na natin ng oxytocin. So tignan natin yung gamot dito, yung oxytocin natin diyan. So andito yung oxytocin natin. Ayan yung mga gamot natin guys. So ito, yung oxytocin. Ayan, marami pa. Tapos meron pa. So yun guys, oh. Ayan. Ito, oxytocin. Nasa 2 ml pa siguro yan. So, ayan yung gamot natin na nakaabang. Yung Robipen strap. Ayan. So, nakaabang lang yan guys.
at atin ibibigay mamaya. So ayan, nagpapadede na siya guys. Ayan, magpa-practice na siyang magpadede dahil nakakalakad-lakad na kasi. Ayan ang kagandahan nung ano, nung hayaan mo lang yung biik mo diyan para maramdaman niya na talagang siya ay nanganganak. And then pagka mamaya naka-recover ng kaunti yung biik, so mabilis na yan, maliksi na yan na magdede-dede ng magdede-dede. So ayan, at dito lang muna tayo para hindi maano yung ating inahin, hindi siya ma-istorbo. So yung ating handle ng cellphone ay naiwan, kaya hindi ko maipwesto ng maganda. Kaya may lalabas na naman yata. Ayan o. So malalaki guys. So first time yung mga anak guys, kaya ganyan. Mabait naman siya. Ayan, at nakadalawa na siya. So, iwas ipit lang. So, ayan, nagpapadede na rin. Yung isa dito, nagpapadede na rin. Ayan, oh guys. Nabigyan na natin ng iron yung mga to. Ayan siya, tinitignan niya ako, kaya nilalayuan ko para hindi siya tumapang. Baka sabihin niya inaagaw ko yung kanyang anak. So hayaan lang natin. Yan yung delikado kasi dun sa mga nanganak na baboy na imbes na nakahiga lang na ganito. Kasi ito, napakatahimik mga anak nito, nakahiga lang siyang ganyan. Hindi siya ganun na umuupo. Magkaiba sila ng ugali. Ito, malikot siya. Banta tayo. So, yung anak niya nandun siguro sa harap. So, ayun na. Ayun o. So, mamaya-maya yan, nahihiga na yan. So, ayun guys, at hanggang dito na lang muna. At i-injectan na natin ng oxytocin. So, ayan. So, ayan, dahil malakas nga yung biit, ay ayan na siya. So, ayan. At ready for, oh, dalawang lalaki na, ayos ah, ito kaya,
Oh, dalawang lalaki talaga. Ayos. So, ayan. Ayan, nagpapatigas na naman siya. Ibig sabihin may lalabas na naman kagad yan. Hindi magtatagal, may lalabas na naman. Ayan. Lalabas na yung mga fluid. Ito, tapos na. Guys, at parehong first parity again. So yun guys, at hanggang dito na lang muna at tayo mag-inject na talaga at medyo na-delay yata yung pangatlo at medyo namamaluktot siya, so masyadong malaki siguro guys.